You must try this. Sapa. Sapa talaga. Hi mga ka-wonder, it's your mom Shikimi and this is my first vlog. And for my first content, tayo pupunta ng Alabang. Actually, magpapamedical lang talaga ako dapat for my work, pero naisipan ko gawa ng content yung samgyupsal na malapit sa area. So ngayon, titingnan natin kung ano ang kinaibahan niya sa ibang samgyupsal na sumusulpot ngayon dito sa Pilipinas. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Titikman yung buttered beef sirloin nila. Testing natin. So, didip natin dito sa sauce nila. So, meron silang apat na sauce na pagpipilian. So, nakita ko sa mga reviews, masarap daw tong white sauce na to. Tikman natin. And we'll see. Libre na lang talaga. Ang sarap. Ang sarap ng beef sirloin nila. Very tender. And well marinated. Tapos kakaiba din yung sauce nila. Parang yung sauce ng mga shawarma. Ganun yung lasa ng white sauce nila. So, tikman ba natin yung iba? Dumating na rin yung California Maki tsaka yung Kani Maki. Tikman din natin. Bad. Pwede na for unlimited price. Nagsama natin yung Kani Maki. Pwede na. Sobrang pwede na talaga. Sulit na sulit na to. So, ayan. Dumating na po yung kimchi. Hindi talaga to usually na sinaserve agad kasi baka daw madaling mapanis. You need to ask the staff para dito sa kimchi na to. So, ayan siya. So, tikman natin. Medyo mainit pa siya kasi ka dadala lang. So, tikman natin. Sarap ah. Actually, natikman ko na yung original kimchi nila a while ago. Masarap na siya. Tapos, mas lalo pa siyang sumarap dahil dun sa cheese na inad. So, this is not your regular experience sa ibang samgyupsal. So, this one is unique. So, you must try this. Sapa. Sarap talaga. Tayo sa experience namin sa branch ng Solgyupsal sa Alabang. Ang kinuha naming menu is yung Korean x Japanese na nagahalagang 549 pesos.
na-experience mo na ang 15 types of meat nila and their unlimited Japanese menu. So, for the other branches, lalagay ko na lang din siya sa description box. Pati yung mga unlimited set na meron pa sila maliban dun sa kinuha namin. Start tayo ngayon sa quality of meat ni Sol Gyupsal. Ng quality of meat is just fine. Nothing special. They were just ordinary slices of meat. Pero masasabi ko is they were tender, fresh, and hindi ka dadayain sa meat to fat ratio nito. Masasabi ko, hindi ka dinaya kasi unlike sa other na sobrang dami nung taba kesa sa meat, puro taba na lang yung kinain mo, wala nang meat. Kaya yun yung masasabi ko sa kanila, maganda siya. Hindi ko lang nagustuhan is siguro nga kasi maaga kami nagpunta, yung mga pinrepare sa amin medyo nagstick na yung meat dun sa plate, kaya ang hirap na niya kunin, ang hirap na niya ilagay dun sa griller, pero okay lang, naiintindihan ko naman yun. Siguro dahil lang maaga lang siguro talaga kami. And next is yung serving ng amount nila per plate is super generous. Kaya kung gusto mong tikman lahat ng flavors, planuhin mo kung ano yung mga titikman mo muna. Kasi madami talaga per plate. Sayang naman kung matitira lang, diba? Next is flavor of meat. So flavor of meat, I admit talaga, and they have one of the remarkable flavors amongst restaurant or some gyupsala na lumalabas dito sa Pilipinas. Actually, all the meats are well marinated and well seasoned. Ang masasabi kong itry nyo, na natry ko syempre, is yung herb meat nila tsaka yung spicy beef. I am really not a fan of spicy foods, pero tolerable yung spicy beef nila and masarap siya, promise. Tapos yung herb meat nila, masasabi ko din sa herb meat is lasang steak. Ganun yung pagkakalasa ko sa kanya. So, it's a must try. And dun sa ano nila, sa menu nila, merong beef bulgogi. So, usually sa ibang isa ibang samgyupsal, niluluto natin yung beef bulgogi, di ba? Pero kay Sol Gyupsal, yung beef bulgogi nila, sinuserve na nila yon ng luto na. Para sa akin, yung beef bulgogi nila na luto na, okay lang, sakto lang. Pero mas gusto ko pa din talaga yung bulgogi na niluluto. Niluluto sa grill. Next natin is the variety of sides. Sides ni Sol Gyupsal is somehow different. The same with other Sol Gyupsal dito sa Pilipinas na usually merong japchae, yung steam egg, yung fish cake, ano pa ba, yung radish, yung kimchi. Sa tingin ko lang na nag-stand out si Sol Gyupsal is yung ano nila, yung kimchi nila. Para sa akin, that is their big hit. Hihingiin mo tong kimchis na to kay server kasi hindi nila daw yun sinaserve agad. Tinanong ko naman kung bakit. It's because dahil daw sa cheese baka daw kasi mapanis agad. Nung pagka-serve sa akin, actually, sobrang nagustuhan ko siya kasi maliban sa mahilig ako sa kimchis, ang sarap din talaga nung cheese. Parang pinag-combine yung dalawang paborito ko and voila! Sobrang sarap para sa akin, ha? Pero you must try this kasi para sa akin, yung balance ng sour, ng spiciness, and the flavor of cheese that makes the cream cheese a must try. So, nakita ko din pala sa ibang review, in addition to that pala, na meron silang mashed sweet potato. Pero hindi namin yun natikpan kasi wala daw nung mga oras na yon, hindi daw available nung nagpunta kami. Pero okay lang, maybe sa susunod na punta namin, ma-testing namin siya. Tapos, isa pa pala doon, meron din silang signature sauce, yung white sauce nila. Yung white sauce nila, kanina nilagay ko yun sa video ko, para siyang lasang sauce ng shawarma. Try nyo din, okay din naman siya pambalance dun sa kinakain, pantanggal umay, or depende sa'yo kung ano yung panlasa mo, pero para sa akin, okay lang naman siya. Next is the Japanese cuisine, kasi nga, unlimited set na kinuha namin is the Korean and Japanese. Saan ko makakakita sa Japanese cuisine nila, unlimited na yung sushi,
for the maki, unlimited na yung tempura, unlimited pa yung sashimi. So worth 549 lahat yan, matitikman mo na. Kaya hindi na rin ako nagreklamo, kaya sabi ko sa video kanina nung tinikman ko yung California maki tsaka yung Kani maki, sobrang pwede na naman kasi talaga siya. Hindi nga lang siya ganun ka-close sa authentic na lasa, pero hello, 549 lang yung binayaran mo, pero unlimited mo yun makakain, di ba? Para sa mga sushi lover dyan, try nyo po dito sa Seoul Gyupsal. Unlimited po yung California maki niya tsaka yung Kani maki. Ay, meron din pala silang ano, spicy tuna roll. Hindi ko na siya kinain kasi medyo hindi fan yung chan ko sa mga raw na meat. Pati yung sashimi, hindi ko na rin siya natikman. Pero according sa ibang reviews na nabasa ko, okay naman daw yung ano nila, spicy tuna roll tsaka yung sashimi. Big hit din daw yun para sa kanila. And my final verdict for Seoul Gyupsal, hindi man si Seoul Gyupsal ang pinaka-paborito ko sa lahat na natikman ko, pero meron siyang part sa puso ko. Kasi meron silang mga flavor talaga na gusto ko na wala dun sa paborito ko. And one more thing, it's because of the value for money. Sobrang mura na niya. Naka-experience kaya na 15 types of meat. Plus, yung only set pa nung Japanese menu nila. Nabahala kung titikman nyo or hindi, pero I swear, it's a must try talaga. It's a definite try. Nasa description box yung mga ano nila, yung mga branches na pwedeng yung puntahan. Tapos, ayan. Dito na nag-end ang aking review for Seoul Gyupsal. And it's a great experience, Seoul Gyupsal. Thank you so much. And para naman sa aking mga viewers, pasensya na ha. Kasi first time ko talagang mag-vlog. Lalo na around public. Medyo nahihiya pa akong magsabi ng opinion ko in public. Kaya yung sa video ko, pwede na. Masarap siya. Ayun, yung sa susunod, i-workout ko yan. Promise. Promise sa inyo, guys. I-workout ko yan. Sayang naman tong kadaldalan ko. Hindi na gagamitin, di ba? Pero kung nagustuhan nyo tong video ko, and thank you so much sa lahat na nanood up until here dito sa sinasabi kong to, maraming salamat po. And ayun na nga, kung nagustuhan nyo tong video ko, don't forget to like, subscribe, and follow me on Instagram and Facebook. Tapos hit the notification bell na rin para ma-notify kayo kapag meron akong mga bagong video. So, dito na nga nagtatapos ang aking vlog number 1. And see you to my next videos. Bye! God bless!